Kuya, papunta tayo kay Martin mamaya. Gusto niyo? Tawag sa kanya ng mga kasamahan niya doon sa house, Tambi! Anyway, nagkaroon kami ng ibang meeting sa Cebu pa rin. Face to face. Ako, BBM, Senator Amy, and one other person. He's a private citizen. Hindi ako nagpaalam sa kanya na sasabihin ko na nandoon siya. So may isang tao pa doon who can say that this really happened. So sabi ko, again, I've not seen my numbers. Kung mananalo ako, sabi ko, okay lang sa akin tumakbong Vice President. Sabi ko, number one, siguro man, ma-reduce konti ang disappointment ng mga tao sa hindi ko pagtakbong President. I think may iintindihan na nila. And ito na lang yung i-offer ko sa kanila mag-Vice President ako. Number two, madaming big ticket projects. Si PRD. Sa build, build, build at that time na gusto ko sana makita na magawa para sa bayan kasi hindi natapos. Kasi kulang nga talaga ang 6 years. So sa ngayon, magta-third year na tayo, wala pa tayong nakikita na big ticket projects, di ba? For 2028, huwag na kayong mag-expect na meron kayong makita. Kasi it takes more than 6 years to prepare for a big ticket project. So sabi ko, and sinabi ko sa sarili ko, bata pa naman ako, hindi naman ako nagmamadali, wala naman akong papupuntahan. And naisip ko, I cannot do anything more for Davao City. Number 4 na kami, and naisip ko, I don't think kaya ko siya i-elevate to number 3, number 2, number 1. Hanggang dun lang yung kaya ko gawin. So ibibigay ko sa iba, maybe they have more ideas, more innovation para mapagawa nilang number 3 ang Davao sa buong Pilipinas. So I said, okay. I need to see my numbers. Sabi nila, okay, we can do a quick and dirty. Quick and dirty survey. Sabi ko, oh, sige. Sabi ko, gawin nyo. And then you come back to me kung ano ang mangyayari. So, nagpagawa sila. And then, tinawag nila ako. Sabi nung nag-survey, ito yung survey. Okay naman, sabi nung nag-survey. Huwag lang kayong maghiwalay. Mananalo kayong dalawa. Ito yun. Hindi pwede mag-picture. Pero pwede ko ipakita sa inyo mamaya. Kinoveran lang namin yung mga private citizens dito sa photo na ito. Ito, pinresent yung survey. May cover lang yung mga tao na private citizens. Ang nandito, Senator Amy, Governor Claude Bautista, Congressman Claude Bautista, former Mayor Luigi Kisumbing, Attorney Vic Rodriguez, Inday Sara, the infamous Vice President BBM Sandro Marcos. Pwede niyo tingnan mamaya. Bawal magpicture, ha? Okay. So sabi ko, okay, balikan ko kayo, kausapin ko pamilya ko. Kinausap ko, mama ko. Kinausap ko yung dalawa kong kapatid, si Paolo at si Baste. Umupo kaming apat. Sabi ko, takbo akong Vice President, ito yung mga rason. Sabihin niyo sa akin, bakit hindi ako tumakbong Vice President?
wala mo sila sinabi. Ang sinabi lang ng mga kapatid ko, anong matulong namin sa iyo. And then sabi ng nanay ko, okay, sige. And then, sumulat ako ng letter. In-address ko kay PRD. Sinabihan ko yung kapatid ko, si Baste. Kinausap ko siya. Sabi ko sa kanya, kaya mo ba ang gawing number 3 itong Davao City? Kaya mo ba ang saluhin? Kasi kung hindi mo gusto, di mo pa kaya, hindi ako tatakbong vice president. Sabi ng kapatid ko, kaya ko, gagawin namin. Okay, tumakbo kang vice president. So sabi ko sa kanya, okay, we're okay with you. Pakidala nitong sulat kay PRD. Sabi no, Baste, ginanon doon yung PRD, and then ginanon niya. And then he said, no, wala na akong masasabi. Diyan. Okay lang, sir, kasi kung babaan ninyo, masyado tayong madami dito, iinit siya. So, tumakbo kong vice president, alam na natin lahat yon. Ginawa ko yung kampanya, alam na natin lahat yon. Okay, so, no, hindi ko sinuway, hindi matigas ang ulo ko, hindi totoo na pinatakbo akong president, President Duterte. In fact, every time makita niya ako ngayon, sinasabihan niya ako, huwag ka tumakbong president. Sabi niya, yung dinadaanan mo ngayon, wala iyan. Kung ikaw ay president, mas mahirap pa. Sabi niya, mawa lang ako sa iyo. May heart pala siya. So, klaro na yan. Hindi ko kasalanan that we are on this road to hell. Hindi ko kasalanan kung hindi marunong. Kasi kung alam mo naman na may kakulangan ka, bibilisan mo yung gagawin mo para mag-catch up. Hindi ka naman uupo lang doon na parang, oh, may kakulangan talaga ako, eh, ganun talaga. Hindi ganyan. So, that's that. And then, ito na kami ni Mr. Deception. Sabi ko sa kanya, dalawa lang. Para pantay. Dalawa lang. Sabi ko, dalawa lang. Ang request ko sa iyo. If you win, dalawa lang ang request ko sa iyo. And I think, I requested this na one-on-one kami online. Pero meron akong nabasa somewhere na merong nakikinig sa side niya. Kasi nag-post yung taong yon. Pero yun yung request ko at the time. Kami lang dalawa. Sabi ko sa kanya, pag nanalo ka, dalawa ang hingin ko sa'yo. Unang-una, yung trabaho ko. I want to work sa security sector. Kasi there will never be development kung hindi solid ang security backbone mo. Hindi ko sinabi sa kanya yan. Pero tinanong niya ako, bakit Department of National Defense? Sabi ko sa kanya, kasi karamihan naman ng problema ng insurgency, ng terrorism, nandyan yan sa Mindanao. Kinalakihan ko yan, naiintindihan ko siya. In fact, nung bumaba ako, insurgency-free na ang Davao City, so naiintindihan ko siya. Yan yung gusto ko. Na trabaho. He said, readily, he said yes.
And then, ang isa, sinabi ko sa kanya, you know, itong trabaho na ito, maiiwanan ko yung mga anak ko. Naiintindihan ko yan. Handa ako dyan. Pero humihingi lang ako ng tulong sa iyo na suportahan mo yung air travel ko. Kasi maiiwan yung mga anak ko and gusto ko lang na pag kailangan nila ako, makakauwi ako sa kanila. Kasi itong mga bata na ito, lumaki sila sa akin. Since birth hanggang nag-decide sila na hindi na sila tatabi sa akin sa tulog. Nasa akin sila gabi-gabi. Except pag wala ako sa bahay dahil sa trabaho. So, pag sa bata kasi, hindi naman niya maintindihan na, oh anak, I have to consecrate myself into the service of the nation. Hindi mo naman pwede sabihin sa bata, yun din, maiintindihan yun. So, sinabi ko sa kanya, supportahan mo lang yung air travel ko because I need to go home to my children. Kasi kahit na vice president ako, gusto ko pa rin na maalala nila na nandyan yung nanay nila dahil sa loob ng bahay. Hindi naman vice president tingin sa akin ng mga anak ko. Just plain mama. May kailangan ako, mama, may problema ako. Sabi niya, yes. Dalawa lang yun. Sabi niya, yes. In fairness, hindi siya yung nag-umindi sa DND. Hindi totoo yan na hindi binigay sa akin. Binigay yan. Nung nanalo na, sinabi ko na ito dati, ulitin ko lang. Nung nanalo na kami, nakita ko yung boto. And then I realized, sabi ko, gagawin talaga ng mga tao na ipaaway kami para masira yung partnership. Yun talaga ang gagawin. Lalong-lalo na ng mga yellow, ng mga liberal. Kasi yun yung gusto nila. So sabi ko, they will exploit this. And dahil nasa DND ako, araw-araw ako pagdududahan, anong ginagawa ng babaeng yan dyan? Saan na iyahang ginabuhat? Asam na siya gaad to? Planning a coup d'etat? Planning to overthrow the government? Kasi DND yan. Hawak mo ang military. So sabi ko sa sarili ko, ayaw ko na magtrabaho ng ganun. Na araw-araw ka pinag-iisipan na meron kang gawin. Samukra siya ba? Magtrabaho ka o niya napahinga na nga intriga. Madaot lang imuhang kamada. So inong ko, sabi ko sa kanya, pwede ba ako lumibat sa education? Kasi tatlo naman yung plataforma ko. Mapayapang pamumuhay, trabaho, edukasyon. So sabi ko, pwede ako lumipat ng DepEd. Sinabi ko din sa kanya kung bakit. Ayaw ko na intrigahin ako. And then he said yes. So napunta ako sa DepEd. And then the other one, sabi ko, supportan mo yung air travel ko. Sabi ko, di na nangyari yun. Pinilit namin, hindi na natupad yun. Isang beses, sinabihan ko siya. Sabi ko, pwede ba sabihan mo yung 250? Kasi na ako ang priority, hindi ikaw. Kasi yan yung usapan natin. Kasi naiintindihan mo, di ba, na meron akong maliliit na anak. Tapos sinabi siya, do I have to tell them? Na semi-British accent. And I said, of course. Kasi presidente ka, ikaw magsabi. So, hindi na, some beses. And then one time, priority daw si Lisa. Hindi ko alam kung anong trabaho niya para sa bayan na ito. And then one time, priority daw si ganyan. So, I said, okay. This is, ano,
some form of insincerity. Okay, wala naman problema yan. Maliit na bagay lang yan kasi akin. Problema ko lang naman yan, di man yung problema ng bayan. Problema ba ng bayan? Paano ako babiyahe? Di naman. So, maliit na bagay. Ako na gagawa ng paraan para ako maging nanay. Hindi na ninyo problema yan. Maliit na bagay lang yan. Okay. So, that was personal sa aming dalawa. And then, dito na tayo sa DepEd. Alam niyo na yon, diba? Sinabi ko na sa inyo. Ang budget ng DepEd. Question? Yes, ma'am. Well, you said 4 around 11:14 a.m. Hindi ko kasalanan na we're in this road to hell. Hindi ko kasalanan na hindi marunong. You did not finish your sentence, sir, ma'am. Can you elaborate po? Hindi marunong maging presidente. Ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Ba sinasabi ng mga tao, kasalanan mo kasi hindi ka tumakbo. Ikaw sana yung presidente, hindi siya. But then I said, maaga ako nagsabi na hindi ako tatakbo for president. May mga madaming mga negative tuon sa listahan. Okay, so. Yes, sir. Yes. Sir, tapos ka na. Balikan kita. Ikaw muna, sir. Hey, hanggang anong oras ito, JC? It's up to you, ma'am. Up to you. Okay. Madam VP, with all this revelation that, ayun nga, meron kayong mga request kay President Bongbong Marcos in case he wins, which is he won. And of course, yung conversation nyo with Senator Aimee Marcos. Ngayon ba, do you regret teaming up with President Ferdinand Marcos during the 2022 elections? Alam mo, inisip ko yan. Naisip ko na yan. And then naisip ko kasi, ganito. Sila yun tumatakbo, di ba? Tumakbo si BBM, tumakbo si Lenny. So, idol lang naman sa kanila yung mananalo noon. Tapos mayor ako ngayon. Imagine natin parallel world na either sa kanila ang president and then ako ang mayor. So I'm sure lahat ng mga nakapalibot sa kanila magtitingin pa rin sila sa akin doon sa Davao City. Hahabulin pa rin nila ako doon sa Davao City because tinitingnan nila. Yung mga nakapalibot sa kanila, wala na yan silang pakialam kasi president na sila, di ba? Pero yung mga nakapalibot sa kanila, may pakialam. Kasi sila yung tumitingin ng future. Sila yung tumitingin ng 2028. And then, meron akong realization yan because ang nagsabi sa akin yan, si former Senate President Manny Villar, sabi niya, wala kang kawala dyan. Saan ka man magtago, saan ka man pumunta, hahabulin ka nila kasi tinitingnan nila ang 2028. So, I don't regret running for vice president kasi imagine nyo, kung mayor ako tapos hinahabol nila ako ngayon, diba, napakadali nila ako i-suspend. Napakadali nila ako kasuhan. Napakadali nila ako tanggalin sa pwesto as mayor. Ngayon, hindi nila ako matanggal. Ano? They can drag me to hell. Pagdating nila doon, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Yes. Isa? Yes.
Pahiram ako ng ballpen, lagyan ko lang ng note ko saan ako nag-stop kasi para alam natin saan tayo mag-start. Amen. Kung sinabi niyo po na hindi kayo nagsisi na tumakbo kayo for Vice President, pero nagsisi po ba kayo na nakipag-tandem kayo kay President Bongbong Marcos? Hindi man ako na-request ni VP Lenny na tumakbo ang Vice President niya. Noong hindi ko pinagsisihan yung pagtakbo ko as Vice President, and hindi ko din pinagsisihan na nakipag-tandem ako sa kanya. I'm sure merong rason ang Diyos kung bakit ako nilagay dito sa upuan na ito sa ilalim ng seal na yan. Para rin siguro sa kanya, para kay BBM or para sa bayan, hindi ko alam kung anong rason ng Diyos. Sometimes, or all the time, hindi natin nakikita ang rason ng Diyos. Nakukonect na lang natin siya kapag meron ng ibang nangyari sa buhay natin. Siguro, yun yung rason para ganito, gawin ko, bullshitin ko sila ng bullshitin. Bullshit kayong lahat. Drag me to hell. Sorry ha. Sila mo na ha, kasi hindi pa sila nakatanong. Good morning, VP. Since wala po kayong intention to run for Vice President from the very beginning, can we say na napilitan ba talaga kayo? And without yung call ni Senator Aimee, masasabi nyo ba na nagamit lang kayo para lang manalo si President Bongbong Marcos sa pagkapangulo? Napilitan, hindi. Very rational yung decision making ko sa pagtakbo as Vice President. Sinabi ko kanina. Ganun din ginawa ko. Nilista ko yung positive, nilista ko yung negative. Nandun yung positive, sinabihan ko yung pamilya ko. Tell me the negatives. So, ano yung isang tanong? Nagamit. Yes. Clear naman yun. Tinanong ko, bakit ako? And then she said, matatalo kami ni Lenny kung hindi ni mo dalhon ang mga Bisaya. Eh, kaya nagbigay ako ng options. Bisaya tanan. Dolorosa, Bongo, Manny Pacquiao. And then she said na hindi kakayanin. Except for Manny Pacquiao. Hindi naman siya nagsabi na hindi kakayanin. Ang sinabi lang niya, nag-refuse si Senator Manny Pacquiao. So, of course, ginamit nila ako para manalo sila. Obvious naman yun. Gusto niyo makita yung survey? Hindi ko siya dala. Pero next time, dalhin ko and then pwede kayo tumingin pero hindi kayo pwede mag-picture. Ma'am? Yes, ma'am. Sorry, DWRZ. Yes. Ma'am, good morning. Ayong buntag, ma'am. So, tanaw ni mo, ma'am. Sa tingin mo, ma'am, dapat tumakbo na lang po kayong presidente? Hindi. Kung papabalikin ako, tatakbo kang Vice President. Lagay ko dyan. Drag me to hell. Ma'am Marlene po, from Radyo sa Istranta. Here po, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, having said na hindi mo kasalanan, na hindi marunong maging presidente, yun ako po ngayon, ibig sabihin ba, ma'am, hindi po kayo kontento sa trabaho po ni Pangulo? Kaya nga, umalis ako, di ba, sa administration. Hindi ko na gusto yung mga naririnig ko dun. Hindi ko na gusto yung mga nakikita ko dun. Kayo, kung gusto niyo ng pera, natatakot kayo, kayo lang. Huwag niyo na ako isali. The reason why, noong 2016, ito, sidebar na lang ito, ito kasali na, tayong tatagal nito, huwag na yan. Sige. Hindi ko na gusto. Kung presidente niyo siya, okay lang. Ako, hanggang vice president lang ako. We tried everything, and it's only IVF, our last resort, to have a baby. I asked. Hanggang number 2 lang itong bansa na ito, wala itong number 1.
para sa akin. Yes, Bea Bamboracho. Yes po. Hi ma'am, kanina po kasi sinabi niyo na ma'am here. Yes. Kanina po kasi ma'am sinabi niyo po na hindi ka naman po inask ni VP Lenny para maging vice president niya. Did you somehow wish na sana inask ka na lang po niya na maging vice president niya to run alongside her? Hindi ma'am, uy. Ginuukok og nidaog si Lenny gukdon mong gihapon na nila si PRD, 'di ba? Mag-ICC gihapon na ila samot na. Si Trillanes o si Lenny, magkauban man na sila. So kung presidente si Lenny, ilahagi hapon ng EICC. Alam niya ba bakit hindi umuusad yung ICC? Kwento ko sa inyo next time. Masyado na kayong madaming material. Pwede na natin i-cut-cut ito. Rev. Mendoza. Ma'am, sorry po ma'am. Ma'am, may hanging question ako sa inyo the last time kasi ito yung tungkol doon, yun nga, you're referring nga yung tungkol doon sa tandem ninyo with the President BBM. And do you think po ba may regret po ba din kayo? Kasi yung mga supporters ninyo were forced to vote for the President as tandem. Yun nga yung sinasabi ko before na kasi may mga supporters din si President Marcos sinasabi na budol din sila sa inyo. Budol ako? Oo, nabudol din daw kayo sa... Nabudol din sila sa inyo. Ah. Parang gano'n. Parang gano'n sinasabi mga loyalista ni BBM na bumoto sa inyo as tandem. So, pwede na po ba masagot yun, ma'am, kung sa tingin niyo po ba bumabak yung pagbaba ng inyong suporta sa... Pagbaba ng suporta sa mga loyalista ni BBM ay... enough po ba sa inyo na... Or does it matter po ba na bumabay suporta ng mga loyalista ni BBM sa inyo? Hindi ko alam kung ano yung nire-refer nila na nabudol ko sila. Hiningi nila sa akin yung kampanya ko, binigay ko sa kanila, nanalo sila. So, saan na ng budol? Nung tumulong ako sa administration, ang DepEd was what? Top 3? The moral of the teachers were so high na they were happy maghirap na magturo rain or shine doon sa mga classrooms. So, saan na ng budol? Sa akin ba yun kung number 3 ang DepEd? Ako ba ang presidente? Hindi. Sa kanya yun. Cabinet member lang ako. Diba? Accomplishments ng DepEd. Sa akin ba yun? Hindi. Sa bayan yun. Accomplishment yun ng president. So, budol. Ms. Arisol Garcia, Fuji TV. Hi. During the time of your dad as president, he was not also having good terms with the Vice President Lenny. And now apparently, parang naging ano na to, naging president yon on this administration as well. How do you feel about that? And my follow-up question would be, are you looking into running on 2028 as president? Okay. So, si PRD, in all fairness to the person, hindi yung nanggigipit ng tao. Hindi niya ginipit si Lenny Robredo. Tinanong ko, bakit 700 lang yung budget ninyo at the time? Kasi 700 lang talaga ang pinropose. Hindi natin alam anong rason. Yan yung sinabi ko doon sa budget hearing. Hindi siya nagigipit. Sinuspend ba ni PRD o tinanggal sa pwesto mga politiko na kaibigan ni Lenny? Lahat ng mga tumatanggap sa kanya doon sa iba't ibang lugar, nasuspend ba yun? Nawalan ba ng budget? Wala naman. I don't remember anyone ever complaining na naalis sila sa pwesto kasi kaibigan nila si Lenny Robredo. Wala. So, hindi yan siya mahilig manggipit ng kalaban. Kung maalala niyo, kalaban niya, mortal
kalaban niya sa politika, hindi sa personal na buhay. Sa politika, si Speaker Nograles, never yon nagipit sa Davao City. Si Trillanes, yan, mortal enemy niya si PRD. Si PRD thinks nothing of him. Pero, ginipit ba yun? Wala. Diba? Kita nga natin siya kung saan-saan. Kita nga siya sa ano eh. Kasamang ano. Lance Mago. Diba? Newswatch Plus. Good morning, ma'am. Hello. Good morning, sir. Good morning po. So, since we're on the topic of the election, 2022 elections, recently po kasi nagkita si Kabulong Bongbong Marcos at si Vice President Robredo sa isang event sa Sorsogon. And may sinabi po si DPM, si Kabulong Marcos, na this may be a step for political reconciliation. How do you feel about this meeting and that statement? Wait lang ha. And the 2028 question, ma'am. Oo. Sa sunod na lang yan, ma'am. Ano ba yung sinabi ko na date? Kailan nga ba yun? Fourth quarter of 2026. So, kung mag-advise ako kay Lenny, Ma'am Lenny, manood ka ng aking sit-down. Yan lang.